Ganyan. Wow! Ang bukid na da sa unang nga ginadagyan na agyan na ang tunday. Ini no, nagyan ta sang una. Kina, motong ginalakbo ay tatas buntod-buntod gino. Oo. Ang sandala, kalbo na gali mo. Bukid na yan, pwede naman imadaro eh. Oo, agalak doon ako ba? Ito daw din, ulak to daw pa rin. Ito ba, magkasirong na, wala pa sa suka. Ito ba, magka, kuhan ganyan yung magabi. Hello guys, magandang buhay sa lahat. So ito po yung maisan. Maisan nila nanay. So yun guys, nakikita nyo yung pinakadulo doon na may ano, kaingin tawag nila doon yung nakakalbo. Ngayon doon po kami pupunta para po mag-harvest ng mais. Yan. FYI po, yung nandito po sa kabila, hindi po amin yan. Hindi po sa kinamama, amin talaga. Joke. It's not ours. So ayan po ang aking mother at ang auntie. Ang agaga pa eh, gusto nang pumunta ng ano, bundok para lang mag-harvest. Daw mga pala-pala. So dito, maghahanap kami ng magiging shortcut namin. Ito po yung dalawa naming guide. Yan po ang magtuturo sa amin papunta saan si Lolo nag-harvest ng kanyang mga mais. So yan, dito tayo. Dito tayo mag-shortcut. Dito. Ayan, ayan. Ang daming kinakwento ng nanay ko. Hindi ko alam kung anong pinagkakwento nila. Yung mga kanilang pinagdadaanan noon. Ang daw ang prutas na pinakamaraming buto. So ayan, makikita ninyo ang dadaanan namin is ang maliit lang na kanal. Pero hindi po yan kanal na tulad sa atin sa syudad eh, ang dumiling ko ng tubig o tingnan nyo, ang agos ng tubig malinis o everywhere kangkong. O diba, yan po, madadaan na namin, palayan muna, tapos may irigasyon, wala pong tubig dahil tapos na po yung ani. So, magpapatubig na lang sila pag ready na silang magtatanim ulit. So, ayan. So, medyo mahaba-haba pa aming lalakbay nito. Ang tibay ng tita ko, naka-shorts lang, tirik na tirik yung init. Ang galing, magaling, magaling. So yan, habang naglalakad kami, pa-video-video ako, kumo-vlogger, kumukikita kami. Ang auntie ko rin, eh, yun din po ginagawa. Kala nyo, nag-video din po yan siya. Mag-isa lang. Naglalakad po siya, nag-video siya sa ano. Ayan. Ayan po ang aming daanan. Ayan, nakikita niyo yan. Kalabaw lang naliligo dyan kasi marami pong linta. Sabi nila, ayun, so tatawid kami dito. Ayan, kita nyo. Dandaan lang at tayo maligo nang wala sa oras. Nakakatakot siya. Dito malandong. Sarap ng hangin. Kurebuyag. Yan po ang lupain. Mapag-harvest na po ng mais. Sandali. Yan. So alam nyo ba guys, dito sa probinsya talaga, kaiba talaga po yung simoy ng hangin. Napaka-fresh kaya sobrang init. Ang sarap po talaga sa pakiramdam ang makapag-inhale ka ng malinis na hangin. So, ayan, kita nyo naman. O, diba? O, ayan, papakita ko na sa inyo ha. Ayan, ayan po, ayan po. O, diba? Patanggal-tanggal ko ako ng anong sombrero. I feel fresh talaga. Kahit sobrang init. Pag ganito, sobrang saya sa feelings. O, ayan, diba? Ang ganda. So, ayan nga po, dumating na kami. At ayan na po ang harvest ng lolo ko. Ayan, taga ano na lang po kami. Taga tingin-tingin na lang po ng mais. O, diba? Napakaganda.
napakahitik ng kanyang butil. Diba, napakaganda ng kanilang mais. Ayan po. Ayan po sila. Ayan po yung aking lolo. Mother Earth. Diba, si Pagsipag. Bilib po ako sa mga ano natin, mga ninuno namin. Diba? Nabubuhay sa bukid. Kaya sabi nila kung saan masipag ka, may talagang mayaanihin ka. Ayan po. So, syempre, mag-harvest din ako. Huwag na natin anihin. Hindi na tayo pwede mag-inarte dito. Ano ba ito? Hindi ako marunong mag-ano ng mais kasi nga po. Nakahawapin ko sa akong kamay ng softball. Ayan, papagkita ko sa inyo. Ayan po nga. At alam niyo po ba, napapasin ko, yung mga ibon po ay napakasaya nilang at napakalaya nilang lumipad-lipad. Tinanong ko po yung tita ko kung bakit gano'n nangyayari. May pilit sabihin po ba? Sabi nila, kasi nga daw po yung mga insekto ay nagsiliparan din pag kayo'y nag-harvest. Oh, ang galing, oh, panoorin niyo po yung mga ibon. Ang saya. Malalaki yung ulo. Sabi ko yung ibon ba, nakikisawan. Ngayon? Marami na siya.